Actually, I'm from Cebu, Bukidnon. But Cebu yung dinala ko kasi doon ako nag-aaral. Tapos, sending locality doon ito sa Cebu. Serve ako noon ng 1 year. Skid. Pentecostal kami noon at naging dinala kami ng Panginoon sa recovery because of one thing. That is because of offering. Offering. Kasi hindi tayo ganong mayayaman. Pero yung pamilya, ama-ama ko, papa ko, people sa lamang offer sa Pentecostal. Kaso, may time na yun na sinabi ng pastor na yung maliit lang na binigay o binigay na pera is maliit lang yung bahay sa langit. Pero yung malaki pera na binigay, malaking bahay sa langit. Malapalasyo. So, nakarealize yung mama ko na wala tayong mapapala nito. Baka, ano, pinagpipirahan lang tayo. Yes. Ano? So, yun. But at the time, at time na yun na nasa Pentecostal kami, yung isang brother ko is nasa recovery na. So, pinag-pray niya kami na ganyan. So, yung kahit na ginamit yung Panginoon, ng Panginoon yung offering. So, kami lahat nasa recovery na. Amen. Okay. Tapos, yun, nag-aaral ako ng Panginoon sa Cebu, tapos sinusindi ko sa Panginoon na maka-training ako. Amen. So ngayon, nandito na ako mga kapatid, no? Amen. At nakilala ko kayo. No? Amen. At gusto ko rin i-share yung about sa prayer and shepherding. No? First is prayer. No? So, prayer is napakahalaga. No? And it says that we are not a common people praying a common thing. No? Di tayo yung mga common na mga people, mga kapatid. No? At itong prayer, na-experience ko talaga to. No? Nung nag-shepherd kami sa isang new one, no? Nung sinabi niya, kasi nung time na yun is every Saturday kami magpupunta doon. At saka, nung time na yun, sinubukan nila na magtingin sa ATM nila ba kung may pera ba silang na sweldo sa kanyang asawa. So noon wala, pero kami nagmi-meeting kami doon. Noon dumating yung asawa niya. May sweldo ba niya nandito? Parang kung wala kami mag-aaway na sana sila kasi wala ang sweldo. Pero hindi talaga nila inakala na may sweldo talaga noon. Darating pero tinatry lang nila. Tapos noon parang sa loob ko, walang sweldo, paano tayo, anong kakainin natin ngayon? No, wala akong pera, no? So noon, nung time na yun, nagpray kami, yung brother niya, hindi yun mag-a-attend ng meeting, kasi yung asawa lang niya. But at that time, nagprayer kami, noon, so yun, pagkatapos ng prayer, bumalik kami pag next week. So, nag-testimony yung asawa niya na may ATM may sweldo, pero hindi nila nakala talaga ng may sweldo talaga kasi at every Sunday wala talaga ng sweldo na darating. So, yun ba? My point is if we pray, even this is an outward matter, but outward thing. But if we pray concerning not in ourselves, but concerning the saints, concerning the work of God, no, yung Panginoon talaga is, at the time na yun, yung asawa niya is nag-attend na ng meeting. No, dahil doon. Minsan kasi sabihin natin, ipag-pray na lang natin yan, pero hindi tayo nag-pray, you know? So, at the time na yun, nag-pray talaga kami. Pagkatapos, yung, na-enjoy ko rin yung si Sister Nora, yung kapatid na Norma. Mostly practical things yung isi-share. No, kasi yung pagdating namin doon, kasi si Sister Norma, iniwan ang kanyang asawa 30 years. Tapos, siya lang yung nag-alaga sa kanyang mga anak. Tapos, si Sister Nora is na-save previous batch. And then, pagdating namin doon, nanginginig siya kasi talagang galit na galit siya kasi bumalik yung asawa niya after 30 years na may sakit na. At yung pinakasakit sa kanya is lumaban yung anak sa kanyang ama. So yun, ang nagustuhan ko dito kasi
the matter of you are frank. Kasi na-enjoy ko Sister Elsie kasi frank ka talaga si Sister Elsie. Kasi sinabi ni Sister Norma, mali ba ako na nagagalit ako? Sabi ni Sister, oh, mali ka talaga. Mali ka talaga. So kung ako ato, kung sa akin yun, hindi siguro ako sasabi niya, mali ka talaga kasi baka magagalit eh. Pero si Sister Elsie sabi niya, oh, mali ka talaga. Kasi pag hindi ka, hindi ka sana nag-durara-durara, wala sana ang gulo. So, the matter of prank, mga kapatid, no? Kasi yung Panginoon, prank ka siya, di ba? Yung si Satan, hindi siya prank ka, nagtatago lang siya. Di ba? Sinabi niya si Pedro na, get behind me, Satan, no? So, ng time na yun, kung hindi pa siguro prank ka, no? Si Sister Norma, mukhang hindi makabalik sa ano ba, kasi matagal na siya hindi, mga ilang ano na, Lord's Day na hindi naka-attend, no? So, yun. Ito talaga yung na-enjoy ko, mga kapatid, kasi kailangan tayong maging hindi naman sa anong gaano talaga ka-prank, with authority. Love and authority. Ginanyan pa nga ni Sister Elsa,